guys! Andiyan pala kayo! Tara na! Mamchismisan na tayo. Kamusta naman ang buhay nyo? Kamusta naman? Mag-chismisan muna tayo, guys, habang nagme-makeup ang lola ninyo. Dahil meron kaming gora ngayon ni Chedo. Punta kami ng grocery store at mamimili kami ng mga ingredients for fish tacos. Ayan. So guys, mag-chikahin muna tayo. Since nandiyan na kayo at nanonood na kayo sa channel ko, tara na mag-chismisa na tayo kasi I am super super excited, guys. Naibalita ko sa inyo na I am a Yuta license now. So guys, pakita ko sa inyo yung driver's license ko. Wait for a moment. Okay guys, so ito yung aking driver's license. Dumating siya sa mail kahapon. Then, chinik kasi namin ni Chaddy Boy yung mailbox. So guys, I am super proud of myself, charot! Dahil, natanggap ko na yung aking Yuta driver's license. Dun-dun-dun-dun. Kita niyo ba yan? Ang ganda ko, no? So, yung ginagamit ko guys dito, bago ko nakuha tong Yuta license ko, is itong Idaho license pa. Tignan mo naman yung tsura ko dyan, no? Diba? I-compare nyo naman, guys. Oh, compare nyo. Anong gusto nyo nyo? Diba? Kaloka. Ngayon, guys, samahan ninyo ako, mag-chikahan tayo about paano ko nga ba nakuha yung aking driver's license dito sa Yuta. Yan. Ano bang nilagay ko? Naglagay na ako ng cream, diba? So, ngayon kasi, guys, ito kasing aking Idaho license is na-expired na siya nung March 25th. So, nirenew namin siya last break ni Chad. Nagpunta kami ng DMV office dun sa kanilang driver's license office dito sa Yuta. Kasi nga, yung Idaho license na ginagamit ko, guys, ma-expired na siya March 25, yung expiration date niya. So, last break ni Chad, nagpunta kami doon para nga i-renew siya. At I'm so lucky kasi guys, hindi pa masyadong mahigpit yung mga buildings dito dahil sa coronavirus. So, sobrang smooth ng transaction, sobrang smooth ng processing. Talagang, ang aga namin doon pumunta kasi may pasok pa ako noon ng 11 a.m. So, ang open ng building is 8 a.m. So, 8 pa lang doon na kami sa may labas at nakapila, at nag-fill up ng form. So, inagahan talaga namin, guys. I'm just so lucky lang dahil nung panahon na nag-renew ako ng license ko is hindi pa sobrang higpit. Ngayon kasi, guys, according sa news, is sinarado nila yung building for quarantine nga and drive-through na lang sila mag-apply. So, which is parang complicated kung iisipin natin, diba? Drive-through. So, ngayon, ayun nga yung journey ko. Na-renew ko siya bago pa man sila maghigpit. And at the same time, guys, ito yung aking journey. So, yung Idaho license kasi, nung nagsisimula pa lang ako dito sa Amerika, pinakuha na ako ni Chad ng driver's license para nga, pagpunta ko dito sa Yuta, is maiwan niya na ako dahil meron na akong sasakyan. Pwede na akong lumabas kahit saan ko gusto. Then, ayaw niya akong iwanan sa bahay ng mag-isa lang, tapos walang car. Diba? Para nga namang sira. Diba? So, ngayon, inalis ko muna yung license ko, which is Idaho muna yung kinuha ko. Kasi doon ako nag-stay kapag nasa work siya. Nung nagsisimula pa lang ako dito sa Amerika. So, nagbayad ako ng, hindi ko matandaan na masyado, yung fee, parang $30 to $40 yata yung bayad ko noon. Tapos, meron silang 20 questions. So, nag-take ako ng online test, guys, at hindi siya open booklet. So, nag-review ako habang nag-aaral ako mag-driving lesson. Kasi nag-aaral din ako ng driving lessons dito sa Amerika, guys. So, habang nagda-driving lesson ako, nag-review ako ng kanilang booklet. Tapos, so, siguro naka-second attempt ako. Nag-take ako ng online test. First, hindi ako nakapasa. Then, second attempt, nakapasa na ako, guys, finally, dun sa Idaho license to, ah. And then, yung kanilang oras sa pag-take ng test is only 45 minutes lang. So, 20 questionnaire,
Tapos, ano, 25 questioners, then 20 passing score. So, naka-second attempt ako, yung first failed, yung second is pass. After nung online test, naipasa ko siya, binigyan ako ng permit to take driving test naman. So, yung driving test is, naipasa ko rin siya. Then, tsaka nila ako inisyuhan ng Idaho driver's license nga. Ayan. Napakadaming hiningi sa aking requirements, guys, or documents nung mag-apply ako ng Idaho license. Hiningian ako ng letter with my name on it. Nakatunayan dun ako nakatira sa address na yon. Tapos, yung SSS ID ko, yung birth certificate ko, yung USCIS letter na allowed ako na naka-resident ako sa Amerika, na meron akong green card. And, ayun guys. So, napasa ko lahat ng proseso, guys. Nag-antay ako ng 2 to 3 weeks. Tsaka nila ako na ipadalan ng plastic actual license card. Ayan nga. So, sobrang itim ng picture, diba? Kaya yung nag-move ako sa Utah, guys, na habang nag-work ako, at hindi pa naman siya expired, ito yung hawak ko na license sa wallet. Then, ngayon nga, napansin ni Chad na may expired na siya. Sinabi niya sa akin, kailangan na nating i-renew yung driver's license mo habang naka-break ako kasi may expired na siya by March 25th. So, ayun nga, kasalukuyan na may coronavirus pero hindi pa masyadong mahigpit dito, guys. Kaya naka-process kami ng sobrang smooth, sobrang bilis. And ito namang Utah license ko, guys. Finally, I'm so happy with this one kasi hindi ako maitim dito. Talagang clear na clear yung itsura ko dito, guys. Diba? Nagbayad ako dito ng $52. Then, yung kanilang online test, guys, they have 25 questioners and 20 passing score. So, nakadalawang attempt din ako dito ng test. Una, nakakuha ako is 19 lang yung score ko. Then, pangalawang attempt ko is 23 yung score ko. So, nag-exceed ako dun sa kanilang, ano, sa kanilang passing score. But this one kasi is open booklet siya, guys. But the thing is, makapal yung booklet nila. And kapag meron kang question na hindi alam, i-open mo yung booklet. Pero kailangan mong hanapin doon sa ano, sa pages, kung saan mo siya hanapin. Tapos it takes time for you to read pa. Kasi ang daming details. Like, saan ba ito makikita ganyan-ganyan. So, meron lang 45 minutes yung allowing time para i-take yung test na yon. Which is, napasa ko rin naman yung second attempt nga, and I'm so happy kasi nung tinake ko yung test na yan, online test sa computer nila, is kasama ko si Chad, pero hindi siya pinayagang pumasok sa loob ng building. So, nagantay lang siya sa sasakyan for like, I think, couple hours. Ganyan. Actually, smooth lang talaga yung transaction, guys. Ayun nga lang, natagalan lang sa akin kasi nga, naka-second attempt ako ng test. Alam niyo naman, si Inday, chunga-chunga talaga minsan, di ba? Kabado, nawawala sa focus, ganun. So, ito rin, guys, sobrang, yung may hiningi rin silang mga requirements sa akin dito. So, ang hiningi nila sa akin, 2 letter with my name on it and address na recent lang na ipadala sa mail para makita talaga nila na doon ako nakatira sa address na yon. My SSS ID, my current driver's license na nahawa ko, my birth certificate, and USCIS letter as well. Then, ayun, then pinarasis na ako for taking that online test. Then, nagsubok ako first time, so kabado si Inday, wala akong idea. Then, failed, 1 point down. Dapat kasi 20 score, 19 lang nakuha. 19 lang nakuha ko. Tapos, ayun, nag-retake ako, guys, and finally, nakakuha ko ng 23 score. And I am so happy because pagkatapos ko mag-take ng test na yon, inissuean nila ako ng temporary ID na papel lang muna siya. Ito. Ayan siya. Then, ang expiration na nakalagay dito is ano, September 17, 2020. So, kung isipin natin, March tapos September, so ilang buwan lang yung binigay nila sa akin na validation para sa driver's license. So akala ko, mag-renew na naman ako after 6 months kasi ayun lang naman.
So, sabi ni Chatty Boy, antayin natin dumating yung plastic card, yung actual, kasi baka dyan lang siya iba, tapos dun sa actual card is iba. Dahil yung kanya daw is parang 10 years, 8 years yata yung kanya. Yan, inantayin namin guys na dumating nga itong actual ID card ko bago ko gawin itong video na ito sa inyo. Kasi I am so excited na ipakita yung pagkakaiba nilang dalawa, o diba? O, saan ka? 1 or 2? Ako dito, ako syempre. Ganda-ganda ko dito kaya, no? So, ang expiration nito guys is June 24, 2028. 8 years! I just wanted to share how happy I am right now kasi I am finally a Yuta driver license. So, ayan, hindi ko nagagamitin yung Idaho ko kasi expired na rin naman siya. Remembrance na lang siya. And, ayun, Yuta na ako for 8 years! Ang tagal, guys! Alam ko dyan sa Pilipinas, parang meron na... alam ko dyan sa Pilipinas is parang 10 years na rin yata yung ano, validation. Ay, tama ba? O, passport yun. I am not sure. Ay, parang passport yata yun. Pero guys, ganun. Napakaganda talaga dito, guys. So, napakatagal na expiration bago ka mag-isip ng renewal. So, ayun. Tapusin ko muna tong makeup ko, guys, ha, bago ako magdaldal ulit sa inyo. Alright, guys. So, I'm done with my makeup. Ayan. Yung aking look. Nag-eyebrow ako kasi lalabas kami ng bahay ni Chat. So, thank you for watching this video. And, ngayon, nalaman nyo na yung journey ko sa pagkuha ng mga license na yan. Hindi rin madali, guys, ha. Talagang kailangan nyo rin mag-take ng effort. Yan. And thank you so much for watching this video. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and comment down below. Thank you so much. Mabuhay, Philippines!